kasama ko po dito si Pokwang, si Chocolate, si K-Brosas, at si Poo. Yeah.
Diba, this, mukhang fresh din yan. Oo! Oh, oh. Dahil sa sobrang iliw nila ngayon, nakakatuwa dahil siyempre napaka-ili nila. Tingnan natin kung gaano talaga kaingay. Umpisa ng video dito sa left side. Sa lahat ng mga tao dito sa left side, hello! Malakas sa akin, chocolate. Ako kasi, alam mo guys ha, kung sino yung pinaka-receptive, pinaka-responsive na audience, pinaka-magi, ay parang man akong... Parang lolo muna, Lord. Oo. Sige na to, tolak ka na dyan! Ilang show pa kami, Lord? Lord, marami pa kami shows, Lord. Pero alam niyo, kung sino yung maingay, doon unang bumababa si Coco Martin. Na sila. Oh, hindi naman sa nagpipipit sila. Actually, alam mo, in all fairness ng mga kababayan natin, hindi mo naman nila ang VIP ticket. Pero syempre, naumubos din naman ito. Hindi naman pwede nila VIP. Baka dito na kayo, wala na kami stage. Totoo, napaka-gay. Isa pa sa napansin ko, ano, mukhang nandito na yung ating queen ng ating outfit. Sino yan? Si Mami. Oh, yes! Mami tayo ng ano, Mami. Ay, pagkari ni Mami, nakapagpipit. Ano ba kayo? Ano nyo kayong tatlo? Hello, Queen Storm. Pero bakit nga ba ganito ang outfit natin? Oo, kasi yung Fantastic Four. So, pero, taga lang, bago lang isang mag-paalala tayo ha, sa mga mahilig. Alam po namin na talagang tuwa kayo, naging video-video kayo dyan. Walang problema yan, video-video. Pero sana, private lang. Okay lang ba yun? Huwag sana... Kasi marami pa kami shows. Ganito na lang. Ikaw ba explain? Ganito na lang po. Okay lang naman yung mag-video. Pero minsan yung iba, bago pa umuwi ng bahay, na-upload na po sa iyo. Oo, huwag muna. Oo. Hayaan niyo po muna pa-enjoy din po ng mga kababayan. Lalo na po ngayon yung nag-trace na po kung sino po yung nag-upload yung URL, eh meron po intellectual property right. So pag na-trace po na kayo po yung nag-upload doon, eh baka po masamping na po tayo. Oo. Kasi, siyempre, ito ay pinagkagastos po ng producer, pinagkagastos po ng mga promoter. Yes. Eh ang hirap naman po ipamigay natin ito ng libre sa buong mundo. Facebook Live! Please, refrain from using FB Live. Baka mamaya hindi na kayo. Hindi, ganito na lang. Oh, nagpunta ka, nagbayad ka ng magkakang ticket. Nag-Facebook Live ka, inilibre mo sa mga kasama mo. Yes. Tapos ikaw nagbayad. Hindi ka nag-enjoy. Ano po, nag-entrance sila sa'yo? So, kumbaga, seize the moment. I-enjoy nyo kung napapanood mo ng live performance. Ano ba yung mga libro nyo? Yung isa ay? Ako puro kaysabihan yan. Yung mga maraming mga kaysabihan tulad ng huwag kang pa-apekto, hindi naman kayo. Tapos yan, kayo tubos mga pagluluto, yung mga papaborito, yung mga namimiss yung pagkain sa Pilipinas. Very simple lang po yung mga recipes. Pero lahat yan ay mapipirmahan mamaya. Okay, yan. Ako na nabangan nyo magkakaroon ng book. Ano? Dalawa, book. Nasa mukha mo na. So, dito tayo ngayon sa pagiging superhero natin, Fantastic Four tayo. Ayaw ka na talaga yun. Hello. Very inspired sa Fantastic Four. Kaya alam, dito ka, ano nga tayo, according to... I mean. Kung according to height, tungkat akin. At evolution of man, ayaw kong agad. Evolution of man? Dito na simula, doon din nagtapos. Ano ko, ungoy sa ungoy pareho. Ano? Superhero ng babaeng bakla. Ano ninyo lang? Ano sa superhero ka? Ikaw naman po, saan ka nakita ng superhero na parang gutom? Gutom yung pekpek mo, oh. Kaya ako tinatakbo kasi kinakain. Nakakalo.
Ang lupang na superhero. Ba, ikaw po, saan ka nakita naman ang superhero na pano? Alam ko, huwag natatapad to. Sobrang, bunga nga mo rin eh. O, tingnan mo. Ikaw! Kanina ka pa eh. Tumuhay tsura mo, wala pang alaban, mukha ka ng narang. Oo. Parang ang bubuksanado. Ganun pila yung laga. Tingnan mo, nakakata. O, sige, doon na lang. Kung superhero tayo, ikaw, Kate, ano ang powers mo? Magaling lang naman yan. Kaya ko pumunta. Okay. Pantala. Ano? Ilang nota kasi? Isa-isa lang. Oh. Ha! Dalawa na natin. Ha! Ha! Parang tayo-tayo na lang. Oh. At ikaw naman po, ano? Ano naman ang powers mo? Kaya kong magiging invisible. Ay, wow! Sa pala pa na? Ay, Diyos ko, my Lord. Eh, nakikita ka namin, parang magiging invisible. Bigyan. Oh. O, diba? Wala taray. Ang galing makasa ka na. Where are you? Meron ka invisible jet. Asan? Tanga, invisible nga eh. Wala na gusto ka na ipart. Malay mo kung magka tayo niyo. At ikaw po? Ay, nako. Ayaw ko silang hilamin sa pamamagitan natin. Hilam. Hilam. Ano? Mahilam. Hilam. Anong English ng mahilam? Ma... Ikaw, balik! Ikaw, balik! Ikaw, balik! Ikaw, balik! Ikaw, balik! Ikaw, balik!
Nahilo ka na, hindi mo na matulungan. Wala na ng mic, oh. Oo nga, ayan. Di ba? O, no, ayan. O, sige. Ayan. O, ikaw naman, po. Isa akin, napaka mahirap, masyadong effort. Sige nga. Ay, Diyos ko, tapling. Ay, ano ba? Wow! Pek-pek mo, naging open na nila. Kinahina naman yun. Kinahin, no? Nagiging open parenthesis. Pero nakakatakami nyo, hiwa ko, hindi na vertical, ay, horizontal na. Napakahina ninyo mag-transform. Ikaw, ano? Dapat, ang transformation, meron kang routine. Paano nga? Routine? Kailangan, yung pagtinina kagad ng tao, yung pagta-transform na yan. Sige nga, sige nga. Ano, sige, pakipagilan mo. Yung magdanonood tayo ng mga superhero movies na yung pag-transform, mahala na yun. Oo, mahala na yun. Sige. Dapat ang transformation. Pinaghahandaan. Pinaghahandaan. So, transformation. Oo, sige. Ano sinasabi? Pakita mo lang. Tawag na G-Force Transformation. Wow! Boo! Hell! Boo! Ako, ang transformation ka rito. You watch and learn. Oh, shit, yung iya naman. Yung iya sa watch and learn? Dito mo lang kasimula kay Chroma. Paano? Ako, ang natuloy ng pinaka-graceful na lumante at pag-transform. Paano yung graceful? Hoy, ang mga landing ng superhero, very, ano ha, yung talagang astig yung... Yan pa! Oo. Yan! Isa mo, bumiyak pa! Parang yan ha? Bababa! Mas may mga usok-usok pa yun. Now, next betting. Bago yung ganyan, kailangan mula sa ere. Sigurado ka pa sa chat. Ikaw na lang, tatawa lang. Mula sa ere, ganyan. Graceful ka na ganyan, yung binipan na ganyan. Nakakaba ng iya sa lahat. Kaya ito, nagtitingin ka kung nasa tumingin at sa lolo. Baka mali yung makasukan mo kapatawin. Pag ganito yung mga superhero, sa tingin mo kayo, may increment? Wala na may lalo sa chocolate.
Pag siya ang superhero, uy, makapay tayo ha, para walang gulo ha. Hindi mo siya mga kapatid, hindi mo siya ang superhero, mukha siya criminal. Anyways, ito, ako, paano ba? Ito. At least, eto. Ayan, napunta na sila. Dalawa na lang tayo ngayon. Pwede ba yan? So, eto na yung moment natin. Moment? Yes, ipapakita natin sa kanila kung ano pa ang talent natin sa pagiging superhero. Yun yung pag-awit. Wow! Ah, ah! Ang pag-awit namin? Ah, dapat ako, dapat galingan mo. Eh? Ano ulit? Dapat galingan mo. Ah, ah! Kasi siyempre, hindi ko masyadong ibibigay. Oh, bakit naman? Wala na. Uy! Hindi, yeah, dapat ayusin natin. Ako naman, mga kaya naman sa mga first time ko kaya dito. Oh. Montreal. First time ko rin dito. Ang mayaman. Dapat kaya dapat magpa-impress tayo. Ako pakilang din ko ma-explain yung look niya. Ano? Pag pinag-awa ko dun, nakalagay sa labas. Pag pinag-promote ko sa showtime, ito big look niya. Basta sa Toronto, sa Montreal, tanga. Lapin niyo. Google niyo. Ano ba ispera? Ano ba yung bronzo? Ano ba yung bronzo? Olympia. Olympia. Teka, ano nasalita niyo? Basta lang, banta lang. Ang gawin natin? Oh, hindi ko kantahan. Hindi, ikaw sinabi. Okay, sorry. Okay lang. Gusto mo kantahan. Mag-awitan tayo, dapat nga gagalingan natin to dahil marami tayong mga Pinoy na mga kasama rito. Yan ang i-impress natin dapat. Alam ko naman may Pinoy, pero syempre, nasa ibang bansa tayo, kailangan important. Why? Nako! Hindi rin lahat, no? Dapat hindi ka nininawalan sa ganun. Bakit sumagano ka? Yung mga foreigners na yan, yung mga awitin nila, meron tayo niyan, sariling atin. Kaya dapat yung tapalingin natin. Tagal lang ah. Oh. You mean to say, I have to English. Oh. Wow. You mean to say, pwede yung English ko, pwedeng ano, pwedeng kong Tagalog eh? Oo, oh, lahat ng mga awitin nyo sa English, meron kami dyan sa Pinoy mo. Tingin natin, oh. Simulan ko na. Oh. Bisa ko kay Bruno Mars. Uso-uso. Take it off for me, for me, for me, for me now. Versace on the floor. Uy, meron kami niya. Ano? Nakula sa lupa. Sabi ka kami ng floor kung walang lupa. Lakas ka board shop nito. Talaga ito, din natin. Hello, it's me. Ate! Ay, ate! Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Malena. Okay, may hello lang, ano lang. Oh, ito, ito, ito. Let's dance, let's dance. Oh, oh meron kami yan, huling El Bimbo. May last lang. Huling last. El Bimbo, dance, dance. Ano kami dance, dance lang? Dance, dance. Oh, oh ito, tingin natin. Rock. Oh. Boom, 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 baby. Super bass. Oh. Boom, tarak, tarak. Boom, tarak, tarak. Dali-dali lang ng Jesse J. You're my flashlight! Oh, tapo ka, iwata! Flashlight! Oh, ito. Tap-tap mo ka. Itap-tap mo. Itap-tap mo. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Ah, ganun. Dali-dali lang yan. Sino yung mga tinayong panunod ni Maha eh. Ah, ano yan? Wash my nanny. Sayawin mo ha. Ikaw nga. Ano? Ano ka
kasi yun. Sige na! Wash me. Wash me. Wash me. Wash me name. Wash me name. Wash me name. Wash me name. Name. Pero kami niya. Ano? Name. Name. Gusto ko si name. 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 Ah. Ayos na natin kung tulog tayo kung ano ang sasabihin mo diyan. Dapat ito serious. Hindi kasi siya kaya kasi nung matapos siya, ihiyo ko ng mga dalawang drops. Kung drops lang naman. Kasi talaga talaga ang drops. Buti ka mo nagkakaroon okay, ako nga. Ako nga sinusugatan ko na ito yung parang nagkaroon yan. Ano mo nasa magdakin? May, ako marunong mo naman. Ah, sige. Kasi tayo na serious. Baka sabihin naman nila, hindi tayo nagbibigay. So sige, lang tayo ng ano? Kaldero na. Kaldero? Mali po sinan. Pero gusto ko din tayo kasi magandang lights. Tsaka magandang lang sa burbunan. Ayoko! Sige na! Ayoko may spotlight dyan. Burado yung buhok mo. Ayoko kasi. Dito muna tayo. Okay na po bang matama na si Rilang Semioso? Yeah! Ito pa. Para sa inyo na. Ang mamahala. Play. Yeah.
breakfast teacher, Zizzers and sales teachers by the Zizzers. Ano ulit? Yun na yun. Ikaw may eksena. Ba't ako may ari ng dance school yun na to? Ikaw may eksena. Sandali ah. Who the F are you? Mahabalikan kita. Dahil ako ang legit at totoong Zumba instructors. I am Miss Maribitz Vincianas, Pio na ni Gracia, ang dati asawa na taong Gracia, sumalang tawakan ng kaluluwa, bakit ako sa salina? Ano nangyari? Pero, wait ka muna. Ang alam ko, ako sinagala dito para sa World Zumba Championship, ako ang magiging official representative nila. Bakit ikaw na dito? Eh, kasi nga ako naman talaga ang pinag Zumba. At na paano mo papatunayan niya, Abel? Nakita mo ba ang mga matawang ito? Bakit si Zumba? Kasi dahil ako ang ipitumi ng Zumba. Ganito ang katawan ng karamihan ng Zumba, di ba? Tandaki! Ano yun eh? Oh my God! Zumba! Ngayon lang ako nakakita-churizo nag-Zumba. Baka ato, naghahabong ka kung sino talaga ang karapat-dapat at tatatawag yung Zumba. You know what? So cheer. Hindi ko kailangan maghamon. Then ako naman... Ay, hindi! Patunayan mo! Pagdating sa ayawan? What the F? The... Daddy, Dodo? Paano mo papatunayan? Okay, yaman din ang nangahamon ka. Gusto ko kung may matutunan ka mula sa akin. Oo. Come on, bring it on, girl. Bring it on. Okay. Umpis lahat, alam nyo, mga kapamilya, ang bawat bagay, kagaya ng sayaw, ay may mga pinagmulan. Ikaw, di ba lang sa kanagbula? Saan ka nagali? Siyempre, sa Mayoma ng nanay ko. Kung saan na pupunta ang usapan? Sige, umpisahan natin sa cultural dance. Tignan ko kung alam mo to. At kung paano mong tatapatan ito. Maestro! Ito ngayon ang sayaw na may social relevance. Bukod sa tinikle? Ito
on social media. Ito, very, very relevant. Yeah.
Music! Ha ha ha!
nagkait na po ako ng aking mga magulang. Napakahirap po. Dahil pinapanganak pa lang po ako. Imbis na hinihila po kasi na po po ng pilit po ako pinabalik sa dyan. Napakahirap po yung ginagawa ng kumadrono sa akin. Hindi ko alam kung may galit siya sa akin sa sobrang inis na inis ko sa aking mga magulang. Kinagat ko ang puso at ako'y lumabas po ng pusa. Nag-walkout ako, lumabas ako. Oo! Ganun na ako naisip noon. Pero ang hirap po. Dahil syempre, mag-isa lang mo ako sa buhay. Pero salamat naman at nagkaroon po ako ng kalaro. Naging best friend ko. Yun lang po. Yung anino ko. Minsan niya pinagtitripan niya ako eh. Pag madilim, nawawala siya. Pag may liwanag, doon siya. Ang hirap pa magkaroon ng best friend na anino. Pero syempre, dumarating po ang pagkakataon na lumalaki po ako. Nag-nursery, preparatory, kindergarten. Nag-aral po ako, totoo po yan. Pero night shift po. Siguro, ayaw nila akong makita. Ewan ko ho. Dumating yung pagkakataon, nagkaroon po ako ng chance na maging elementary. Sa 6 na taon, 4 na taon ko lang natapos. Wow. Hindi ho dahil sa accelerated ako, minamadali po ako ng school. Minsan niya, pag nag-exam po kami, sulat pa lang po ng pangalan, sige, pasado ka na. Hindi ko nga po alam kung pinagtatabuyan po nila ako. Napakahirap po ng buhay ko nung elementary. Isang pag may nawawalang baon sa mga klase ko, ako agad ang pinaglilintangan. Eh, absent ako nun. Napakasaklap po ng buhay. Ang saklap-saklap po ng buhay. Pero siyempre, dumating po ang pagkakataon ng high school po ako. Valedictorian mo ako. Sa bahay, home study po ito eh. Wala ko akong kasama. Sa valedictorian, so mag-isa lang mo ako. Sinabitan ko po ng medal ang sarili ko. Buti nga ako, naka-attend ako eh. Ang hirap po. Napakahirap po ng ganitong buhay. Ganitong mukha. Pero siyempre, dumating po kapag pagkakataon, hindi na po ako nag-college dahil alam ko sa sarili ko, okay na ako. May dunong na ako, may alam na ako. Nakakatawa ko dahil dumating ang pagkakataon na naligaw ako dun sa aking girlfriend. Pagpunta ko sa bahay nila, direct saraduhan po ako ng aking mga magulang. Bawal daw ang sulisi. Sinubukan ko pa ho sa ibang babae, syempre. Pagpapatunay, na marunong din po ako magmahal. Kinuyog ko ako ng tamad sa luto ko sa lipunan. Ang sakla po. Pero syempre, nagpursige po ako para makapag-apply po at para po ng pagkakitaan. Nag-apply po ako sa isang panitaria. Sinisip po ako, bakit hindi na raw po bumibenta ang mga paninda nila. Di naman ako tundero. Ang tagamasa nasa likod po ako. Ano to? May dala akong malas. Ang hirap po. Minsan nung nag-apply po ako sa isang banko. Dala po ang aking biodata, aking resume. Pagpasok na pagpasok ko sa banko, nagtaasan po lahat ng kamay nila. Akala ko nila hold up. Nasasanay na po ako. Isang beses nga ako, sumakay po ako sa bus. Nasa unahan po ako. Sakto may mga hold-upper, umakyat. Tumingin sa akin, sabi sa akin, oh, nauna ka na. Ang hirap po. So nabigyan po ako ng pagkakataon na makapasok po. Totoo na po ito. Sa isang trabaho. Napunta po ako sa isang call center.
Relate po ba? Napakadali lamang naman po ang trabaho sa call center. Wala pong mukha dyan. Boses lang po. Totoo, tatanggap po ako. Kaya isang beses may tumawag sa akin. AT&T USA Direct, mabuhay service. Ano ba magpaglilikod ko sa inyo? Sumagot po siya. Ha? Pangit ka, no? Nahulaan niya pa rin. Hindi ko alam po sa boses yun. Pero napakaganda po ng pagkakataon dahil nakita ko po ang number niya dahil may caller ID ang aking telepono. Pinuntahan ko siya sa kanyang bahay at doon ko po siya napatay. Kaya po ako nakakulong ngayon. Mag-iiwan po ako sa inyo na isang kasabihan, huwag kong umastang guwapo. Kung kamukha niyo naman po ako. Wala na nga akong mukha. Wala pa akong talent. Ang hirap po. Ang hirap. Napakahirap. Dati nga, dadahil lang ako ng panty, baka sa, sakaling swertihin ako. Magkaroon akong jowa, bubukin, gano'n. Kaya nagdadahil ako ng extra panty kasi baka maihing ako. Anyways, usapang talent. Ako po eh, alam niyo naman, isang kurado sa tawag at tanghalan. Kaya kayo, tuturuan ko po kayo o magbibigay po ako ng tips sa mga gustong umawit dyan o yung mga may kilala na mahilig sumali sa amateur swinging contest. Meron ba dito? Kung alam ko lang gano'ng usapan, nag-duster na lang ako. Kailangan, unang-unang, tips lang po ito. Tips, kasi ako dati sumasali sa mga singing contest, sa mga amateur, sa mga lalawigan, sa mga tagong lugar, kung saan ang aking entablado ay drum lang, pakatapos, yung ilaw mo, mababa, habang umakanta ka, mga limang gamugan mo nakakain mo, gano'n. Pero, mga 5 lang ang itaan dyan, hati-hati pa kayo, nandipunyo kayo. So yun, tips na po. Dalawang action, napaka-dalawang importante points lang ang kailangan nating kailangan nyo tandaan. Unang-una, kailangan po confident or may attitude. Kung kinakailangan, mayabang. Pagpasok lang sa yung tablado, alam mo panalo ka na, ganun. Parang adik lang. Ismira mo yung mga judges, panalo ka na sa tingin mo. Pangalawa, hindi masyadong magalaw. Hindi na pumuso yung mga... Parang tanga. Kailangan as much as possible, hanggat kaya, leeg lang at konting pitik ng daliri. Yun lang yun. Ulitin ko, mayamang, pakatapos, hindi masyadong magalaw. Pakikita ko po kayo ng aking winning piece lagi. So, syempre, tawagin kasi ang tablado. Ladies and gentlemen, would you please welcome contestant number one from Montreal, Canada, from Lumpia, from Lumpia, Mademoiselle K. Rosa's letter.
Okay. Tapos, music! You are just a chef. Pag may jowa ka,
in a relationship. Pag naloko ka, that's bullshit. Kapag babaero ang jowa mo, he's a fucking shit. Kapag ikaw lang ang nagmamayari ng isang lugar, tatay nito, wow, ownership. Kapag may kasosyo ka, it's a partnership. Alam nyo, iba-ibang klase talaga ang share. Square, circle, tango, tango. At meron mga kina-share pa by heart, okay? Kapag pari na ba na nagluluto, galing ng Vatican, ang tawag niya ay holy chef. Kapag gusto mo naman magtayo ng kainan sa planeta Mars, sumakay ka lang na spaceship. Kapag ayaw mo na bumalik, sumakay ka lang ng rocket, chef. Tama! Alam nyo, sa magkakapatid, pag ikaw'y pinakapasaway, ikaw'y pinakamatigas ang ulo, ang tawag din ay black chef. Tama! Siyempre, ngayon naman po, hindi naman nahaligid sa inyo ang kaalamanan na meron po ako na cookbook. Tama? Kung mga wala pa rito, problema nyo na yan. Problema ko rin, dahil kong bibit-bitin. Pero sana bumili na kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi, well, hindi naman po maligid sa inyong kalaman din na successful po ang aking love life ngayon. Malaki po ang naitulong ng pagluluto ko sa aking love life. Just speaking of love life, umiinit. Teka lang, kainit. Siyempre, kailangan na may solid food. So, yung kamote po, malaki natutulong lalagyan natin ng honey. Ngayon, lalagyan nyo din yung po ng kukong ng pusang papa. Kuko ng pusang kuyang. Bakit kuyang? Kasi hindi siya makakatulog. Isip siya ng isip sa'yo. Ganun yun. So yun, doon naman sa mga happily married para talagang tumibay yung kanilang sex life. Walang kwenta tong dessert na to. Sino ka ba? Hindi nag-iisang chocolate!
Wala ka toryang-toryang dessert. Si chocolate, itsurang ganyan. Mukhang Cesar, inapakapangan. Diba? Kaya naman, kung wala pa kayong kopya, bailabas na kayo. Babu, magluluto ko kasi sweet one. Paano ba? Yung may lang yung, ah! Ah! Ganyan!
ko, ganun. Ginawa niya rin, ginaya niya pati pitch ko, gumanong din siya, ano tayong dalawa, ganyan. Parang malalaman ako yan. Siyempre, lalaki ka, kunin mo yung low notes. Ako yung, ikaw yung, para may blending. Ito tapos mo yung ganun, yung sa liig. Gawin mo. Yan, gusto ko yan. Ngayon, mas nata-turn on ako pag binabanggit yung pangalan ko. Di ba ganun naman tayo? Gusto natin, nag-make lang tayo. Parang focus na focus siya sa'yo. Banggitin mo pangalan ko. Eh yun na nga, may regional accent din. Pagkakalan mo din, pangalan ko, Pumul. Pangalan ko, Chico Ne. Siyempre, mawawala ka ng gana. Chico Ne. Kapatanong talaga ako, sabi si Chico Ne. Dalawa lang tayo dito. Siyempre, kay Bayan Kasaya nga. Ano naman pangalan yung pangalan? Yung totoong pangalan ko lang, Jonathan. Huwag na lang yun, huwag na lang yun. Sabi ko, erase, erase, erase. Mawala, mawala ako sa ano. Mawala ako sa gana ko. Ano na lang, talk dirty to me. Yan. Alam mo ba yun? Oo, oh, alam niya raw. Siguro alam naman niya. Oh, gawin mo. This time, ginawa niya with conviction. Titig na titig sa akin. Yan. Come on, start talking dirty to me. Basura. Titig na titig sa akin. Basura. Poso negro, kanal. Payatas, smoky mountain. Kung naubusan na siya, ano pa bang dirty? Chikule. Pati ako naging dirty. So, paano, ano pa bang maikakonect natin sa chocolate? Sa chocolate? Sa chocolate? Sa secolate? Saan magawa ang chocolate? Sneakers naman, parang mukha akong sapatos. Well, anyway, ito po si Chocolate. Nag-uulan. Alam niyo ba, abang ngayon yung show, kasi kinuha ko ako niya. Gas Abel Gas, co-host niya. Magiging soko, eh. Gusto niyo ba talaga? Titingnan ko ha, titingnan ko lang ha. Kung ready na siya, sandali na. Siguro ibibigay ko yung kakaibang kakaibang kasi mukhang
ito? Hindi, pa ayan ito. Ito pala. Oo nga, mga, oh, kasi magulang mo kung mabuti. Kaya naman tayo kinuha eh. Diba? Kasi may inaakas yung ulo ng mga magulang niya. Kaya tayo rin ang kinuha. Kaya naman. Oh, taray! Basta! May sound effects! May lies and sound, at may audience. Ang tayo ng binya. Sila nila yung gagawin natin, mga kasama natin mga kumare natin. Kumare at kumpare natin. Sila lahat? Oo, dahil sa hinahanap natin, mukhang maganda. Beauty nga. In fairness, beauty. Gaya lang ko yung isa nating inaanak. Sino? Si Sleeping Beauty. Oo. Oo nga, hinahanap natin. Ano mo tayo? Pero yung parang tayo, isahin tayo sa utak. Si Sleeping Beauty, di ba? Parang ka kayo natulog lang, pagpagising, may love life na. Samantala tayo, dalawa, tatlong dekada ng nagbabantay. Nga nga! Ako na? Ay, ako na! Kaya mo na, magtutugman din tayo sa dulo niya. Wala! Diba? Eh, basta, yung rehearsal, sama ko yan eh. Wala talaga. Pero ipay sa batang to, hindi ko ta, dito na yung bata. Lumalaki niya yung nakikita natin. Ang ganda! Ang ganda ng kutis. Oo, maganda yung kutis. Ang ganda, ganda lang. Parang si ano, inaanak natin isa. Sino? Si Snow White. Paputi din yun. Kaso masiba nga lang. Ayun, kumain ng mansanas na bilaukan. Patawag kasi. Dagang rimp. Ayun. Pero pito yung gumang rimp sa kanya. Weh, pito lang naman ang maliliit na bagay lang na pumasok sa kanya. Sa bagay, kung nabuntis yun. Eh. May bago na naman tayong inaanak. Oo. Ay, sa bakto. May 50 ka sa akin. Ako, ako nga. May bago na sabi ang tayo o anakin. Sige ka ba? Nalala ko. Sino? Meron pa tayo sa anak. Pangalan si Cindy. Ba? Uy, Cindy? Sinong Cindy? Cinderella. Yung last name niya, Cinderella. Ay, ang taro yung Cinderella. Yun yung ano. Yung may hawak natin. Di ba dahil nakatatwa yung Fairy Godmothers, tatlo? Yung isa, yun ang hawak niya, Cinderella. Namatay yung samok. Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Oo. Alam mo, yung Cinderella, magbalanti yung babae niya. Bakit mo naman nasabi, OA? Okay? Ayan, balanti yan. Ah, ah, nagkatrabaho sa bahay. Akalain mo, iniwanan yung mga gawain sa bahay. Rumenta. Hindi mo lang nagpa-eyeball. Agad, hindi mo lang nagpa-tawag dyan, ASL. Rumenta agad sa palasyo, palabasa, pinalaman niyang mayaman yung prinsipe, gold digger. Malandina. Ano? Malandina, gold digger pa. Sandali. May naaalala pa ako, inaanak. Pero ba? Basta sa dulo nito, magtutugma rin yung... Ayaw ko na. May naalala pa ako si Sino, sino? Si Rapunzel. Ay, ganda ng buong. Ah, di ba? Si Rapunzel. Hmm. Ano din niya? Rapunzel. Ano? Basta, ano yung fairy tales yun? Oo. Si Rapunzel. Sinabi niyo, huwag kayo nangingilang. Si Rapunzel, may mahaba ang buhok. Sabi, pagdating ng 14 years old, natutong magpaganda. 14 years old pa lang, hihina ng blower. Ng plancha. Nag-plancha, plinower, sa sobrang yabang, inilaglag ang kanyang buhok doon sa tore. Nag-akyatan ng mga panike, nag-akyatan ng mga leyon, tigre, mga tao. Pinagnakawan, ay, na-relocate na sila ngayon. Naghirap. Oo. Nasaan yung bata? Hindi ko makita. Nandito, nandito na, nandito na. Nandito na, akala mo. Lipat-lipat na. Balik. Ay! Mukhang puno na! Mukhang kilala diver. Oo. Ay, shit! Buntot! Gaga, parang hindi buntot yan. Ano yan? Tugol, no? Alam. Ay, naalala ko. Naalala ko yung isa pa nating inaanak. Si, yung kalahating tulingan. Si Ariel. Si Ariel. Yung inagawa ng ano. Kalahating tulingan na. Ang landi din yan. Alam mo yung mga inaanak natin na landi ha, in fairness ha. Kasi kanino ba magmamana? May point ka. Oo. Alam mo yung si Ariel, hindi na kontento. Malandi, anong ginawa? Alam mo ginawa? Ano? Ay, yaman-yaman nila. Hari!
yung tatay niya nasa karagatan tsaka planeta ng Neptune. Ano ginawa niya? Isinangla niya yung buntot niya. Para lang magkaroon ng paa, para baka bukha ka, ribon niyo siya. Kasi nakakita na kung bandaragat, nagwapo, malandi. Sa bagay, mukha silang BFF ni Cindy Rell. Hindi, tsaka yan talaga. Hindi mo kailangan binet. Alam mo, kailangan niya binenta. Hindi lang yung buntot niya, yung buntot, yung kapalit doon, yung boses niya. Doon sa kanyang tsahin. Oh, sino ba yung tsahin niya? Tsahin niya yung puset. Si Chapuset. Chapuset! Huwag na natin pangarapin magsabay. Wala, tuloy-tuloy naman siya ngayon. Sige, okay na. Eto na. Si ano? Meron ba? Ay! Pinokyo ba? Inaanak natin? Ay, hindi. Hindi naman inaanak ang mga kahoy. Binabarnisan yun. Ah, ganun? Ba't mo natin naanakin yun? Matagi parang lalaki ka na. Eh, nakikinis ako dyan yung pag sinungaling, tutuloy. So, sinungaling, tutuloy. Si sinungaling, tutuloy. Sinungaling. Ay! Halika na nga, punta na tayo. Saan? Sa simbahan. Binyagan? Oo. Kaya ba't pupunta ka ng simbahan? May mga ina, may mga nagniniinang, hindi naman pupunta ng simbahan. Diretso reception na kaagad. Oo, hindi siya. Kasi ka na, mabalis na tayo. Para mas maganda. Chichisimasu yo.
goes down. Ayan. Kore, kore, pisis tara, ne? Ano? Ah, pinagdandahan. Ayun naman pala. Kailangan pipindutin yun. Kailangan pipindutin yun para may marunong ka mag-Tagalog. Yun ang sinasabi ko kanina. Kaya ako nandito kasi narinig ko may humihingi ng tulog. Sila mo? Nandito naman ako! Sinubong ka? Hindi ka naman ako. Hindi naman ang itsura mo. Basta cheerleader na may hepa ang buho. Makapagsalita ka naman. Sino ka? Ang pinakakilalang superhero sa Pilipinas. Predator? Darna! Darna? Eh bakit makakaugat ng balete? Dito muna tayo sa... Oh! Ingat ka. Huwag kang masamang kasi may mga lumalabas na lingwahe dito. Ay! So isang international hero? Yes. Iba ibang salita kung saan ka bansa, yun ang salita mo. Yes. Susubukan ka namin. Parang gusto kong ma-experience. Paano kung sa Japan? Paano kung French? Bonjour. Ka lang. Pangangay ako, hindi ako bonjour. Huling dosye, angay mo. Says one. Huwag lang ngayon. Upo English. At least, sorry ba sa ibigin? No matter what they take from the cancer, why may take the biggest greatest na ako? Italian! Italian! Sira ka lang. Hanggang dunin naman pala. Parang ka naging hero, hindi naman tulang parang. Kasi alam mo. Ako kaya kong lumipad, iba ako lumipad. Mataas ang lipad ni Darna. At ang lipad ko hindi basta-basta. Kaya kong lumipad, ha? Na lumilipad ka sa ere habang busog at dumudumi. Ako, kaya ko lang naman lumipad sa ere ng gutom at kainin kong dumi mo. Talaga? Oh, kaya kong sumigaw ng Darna na naka-silent ko. Kanyari, Paano yung silent mo? Yun ang kaya mo? Ako, kaya ko magpapira kay Godzilla. Papira lang? Lang, wasabi ang paglas. Sakit mo? Kaya ko lusubin ang isang baryo ng mga manananggal na tomboy. Manananggal? Tomboy na yun? Maniningin. Kaya mo yun? Saan mong bansa ka nang galing? Philippines! The Republic of the Philippines! It's more fun in the Philippines! Atasyo ba, Nihon ka rin desu. Nihon ka desu, ano? Saan yan? Japan desu. Anong kaya ng Japan hindi kaya ng Pilipinas, sabi? Ako, sobra akong proud talaga sa bansa namin. Bakit? Napakalinis. Pagbaba mo sa airport, ang linis na. Mas malinis ang airport namin. Pagbaba ng gamit mo, may mas na. Ganun kami, ganun kami kalinis doon. Sa amin, ang mga magsasaka namin, ang mga farmers namin, pag nagtanim, pag nag-ani ng mga tanim nila, akala mo plastic, akala mo laruan, yung pala totoo dahil ganun kaganda ang mga tanim namin, mahuhusay ang mga magtatanim sa amin. Eh kayo? Sa amin, hindi lang farmers marunong magtanim, pati baka natatanim. Natatanim ba rin ba? Oo. Ano? Ano pang meron sa Japan? Wala kami, Abel? Well, meron kaming Tokyo Disneyland. Meron kaming daming doon na buong payanin sa Pasig. Meron na kami Star City at Enchanted Kingdom. Well, nasa Japan lang naman ang masasarap na ramen. Sa amin nagsimula ang masasarap na ramen. At nasa Pilipinas din ang pinakamataas na krimen. Ano? Alam nila. Isa ba guys, itsura mo nga. Ang ikaw nagpahumpisan ng krimen. Sa ano, sa lahat ng lahat ng superhero mo, ikaw yata ang superhero may cancer. Naglalakas ng buhay. I'm sure hindi na mo sa Santonini yung boss mo. Maganda ang outfit ko. Ito ang talaga yun. Baka
nakadaan na. Patingin na, tanggalin na yung kurtina. Mas maganda to. Teka muna! Nandito na nandito eh! Kailangan nga ng tulong ng isa! Asa na ba yun? Asa na ba yung sumisigaw na yun? Kailangan natin ang tulungan natin. Pero parang feeling ko... Help! Help! Asa na ba yun? Help! Unahan na natin! Halika na bago maunahan tayo ni Cardio Delizio. Okay, para po sa inyo, ahandugan po pa kayo ng isang awitin.
Other balas mo pati yung speaker masyadong ma... Ano balas mo pati? All of you! Nakasakasakali, dito na ako makaanap ng aking iibigin. Marami po ba available dito? Hello sa mga nasa takas. Hello sa kayo lahat. Ang dami maganda. Hi baby, again. Okay. Para po sa inyo lahat. Okay, para po sa inyo lahat. Sa ating mga lola dyan. La, I love you po. Alam niyo yung pangarap ko na mga kasama ko, lola ko, nakasama ko po. Hindi lang siya nakasama ngayon sa venue pero kaso rin. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo sa mga pangarap ko, nakasama ko po siya, kaya napasyalan po siya. Sa mga lola, hello po. Mahal na mahal ko po kayo. Yun, para po sa inyo. Music please. I love you. Yeah, baby. Pag bumaba ako, huwag kayo magulangan na sa mga sakit na para ko alam. Bakit ka ganyan? Mahirap ko sabi na di pa namamansin. Di mo alam, ako'y nasasaktan. Di ba yun na basta malaman mo na? Mahal kita, mahal kita, hindi ko wala. Hindi ka walang sana, kung nasa langit na. Mahal kita, mahal kita, hindi ko wala. Sumagot ka I'm gonna go.
kayo para maibig ko po kayo lahat.
tuloy na punta ang lahat, tapos yun, nagkakagulo, baka may masaktan eh. Sa atin ko na pa kanina, sorry po, sorry, sorry. Alam niyo, ikinig mo. Okay, siguro pwede muna tayo umupo para wala po mag-uha, baka pag-iligan tayo. Alam niyo po ba, saktong-saktong taon, nung huling ako'y nasa Canada rin po. Kasi 10 years ago, bago po ako naging artista, special po kayo sa marasin pa kami. 10 years ago, bago po ako naging artista, nagtrabaho po sa Canada. Sa Alberta, Canada. Kasi ang pangarap ko po doon, makapagtrabaho lang ng normal na buhay. Hindi ko naman po talaga kasi pinangarap na maging artista eh. Kasi sabi ko nga po doon, hindi naman ako katangkaran, kaputian, kabatuan. Hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong tumanda. Wala talaga, wala. Ni isang abilidad na bilang para mag-artista, wala po talaga. Kaya ang gusto ko talaga doon, sabi ko, gusto ko makapagtrabaho sa abroad para kahit na paano, may taguyod ko yung pamilya ko. Kaya pinili ko po ng mga pagtapos na kolehiyo. Graduate po ako ng HRM sa National College of Business and Publicity. Hindi, aral po, Actually, rapper talaga. Sa National College Business and Administration sa NCBE po. And then, nakagraduate po ako ng college doon. Tapos talaga naghahanap ako ng trabaho kahit ano. Ang totoo lang, napakarami kong trabaho pinasok. Nag-janitor ako sa mga restaurant. Nagbigay ako ng mga flyers sa mall. Nagkabit ako ng mga tarpaulin sa mga bar. Nagkado ako, naging sample boy yung pag pumunta kayo sa mga bar. Nagbibigay ng mga ala, kiyosi, papasample sa inyo, ganyan. Tapos yung mga pretties, lahat yan pinasok ko. Kasi sabi ko nun, gusto ko yung normal na buhay, yung regular na trabaho. Tapos hanggang sa nabigyan ako ng oportunidad, may isang producer nun, si Ferdy Lapus, na taga-Canada rin po, taga-Toronto. Nakita ako sa akin. Alam mo, may itsura ka, pwede ka mag-artista, sabi ko gano'n. Tapos, sabi po niya, may konsepto ko, sabi niya gano'n, masahista ang title. Maraming mga director sa producer na nilapitan ko para dito sa pelikulan to, pero walang tumanggap. Wala daw naniwala doon sa project na yun. And then that time, may kaibigan naman ako noon, si Imanis Turco. Hinanapan niya ng producer para magawa yung pelikula. And then nakahanap naman kami ng producer. Siyempre sabi ko noon, masayista. Sabi ko alam ko, masayista yung mga nagmamasay sa mall eh. Yung mga bulan. Di ba pa sa Pilipinas ganoon? Tapos yun, konsepto ko buong yun, sabi ko baka bulag yung role ko. And then, ginawa kong pelikula. Hindi ko po akalain. Siyempre, pagbata ka, that time, hindi ko pa naman ganun ka kalawak yung kaalaman mo sa mundo sa mga nangyayari sa paligid mo. Yung masahista po parang sinasabi na, yung pala yung masahista na mga nagmamasahe ng mga kapwa lalaki. Service! Yung sabi niya. Tapos sabi ko, bago ako sa mundo nun, hindi ko talaga, wala akong alam na, wala akong idea. Pero sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ba ito? Gagawin ko ba itong pelikulan ito? Tapos ang sabi sa akin ko, meron din i-request eh. Kailangan ko pakita ng tweet. Siyempre sabi ko, pinalaki po ako ng lola ko eh. Siyempre yung lola ko medyo conservative, yung family po namin. Kaya nga sabi ng lola ko, basta importante makatapos ka ng pag-aaral mo. Tataguhin kita. Kasi yung lola ko po, nagtatrabaho lang sa Sabungan, sa Laloma. Bilang isang kusinera, talagang pinili niya ako matapos ng pag-aaral. And then sabi ko ganun, pinagtapos ako ng lola ko ng pag-aaral, tapos magpapakita ako ng puwet dito. Baka mamaya, alam niyo po yung maging, kesa maging proud siya sa akin, baka mapagalitan ako lalo. Pero alam niyo po, isa lang po nagpatibay sa akin kung ba't ko ginawa yung pelikulang yun. Doon sinabi po sa akin ng taong yun ni Ferdy Lapus na itong pelikulang to, malaking potential nito ilaban sa abroad. Sinabi ko sa sarili ko, abroad yun yung pangarap ko. Kasi ang alam ko, kapag tayo nakapagtrabaho sa abroad, yun na ang simula para maitaguyod natin yung pamilya natin. Kaya iniis ko po yun. Kaya ginawa ko, labot man po sa loob ko at tingin mata, hinubad ko yung brick ko para ipakitintuan ko. Pili ko lang yun. Kasi po, ginawa ko po yun para sa family ko. Kasi nasa isip ko noon ng tao. Mamaya po, magkatapos. Hindi, joke lang.
Siyempre po, inihinto nga, sabi ko, kung dahilan dito, sabi ko, handa ko yung sakripisyo yung sarili ko para matupad ko yung pangarap ko para sa family ko. I'm sure lahat din po tayo dito na handa magsakripisyo para po sa magandang kinabukasan ng pamilya natin sa Pilipinas. Tama po ba? At pagkatapos po nun, dumating po ako dito sa Canada. Hindi po ako nagkakamali, I think mga February or March yun. Snow! Tuwa talaga ako, paglabag pa lang namin dahil puting-puti lang yung nasa paligid ko. Saka pangarap ko talaga makakita ng snow. Gabi pa lang, inawakan ko na, naglaro-laro na ako yung snow. Kinapukasan, naglaro-laro pa rin ako. And then after that, mula doon, di na ako lumabas ng bahay. Sinumpa ako ng snow. Kasi, ang hirap pala lang yung snow kasi sakit sa tenga, sakit sa kamay, sakit sa ilong. Tapos lagi ka lang nakatulala sa bahay, hindi ka makalabas sa sobrang lamig. Kung may kotse man, papalahin mo pa yung garahe mo para makadaan, di ba? Tapos papainitin mo yung kotse. Talaga, dumarating yung point na lahat pala ng tao dito sa... Hindi naman siguro lahat, pero doon sa natiran ko po, wala pong naiiwan sa bahay ko, hindi ako lang. Pagkagising ko, ililis ako ng bahay, tapos mag-apon, nakatumanga na ako. Hindi ako makapanood ng TV kasi puro English. Hindi naman ako besa sa English. That time, wala pang TFC. Ginagawa ko lang doon, nakatumanga lang ako sa bintana, pinanonood ko lang doon, pumapatak-patak. Paglabas ko ng bahay, kaliwat kanan, pagtingin ko puro kotse dito, bahay doon, wala man lang tao na naglalakad. Hanggang dumating yung summer, every summer ginagawa ko, naglalakad-lakad ako sa park. Tapos nandun ako, titignan ko yung mga bata naglalaro, namamasyal-masyal ako sa mga magagandang bahay, nangangarap ako, nasana balang araw, nandala ko dito yung pamilya ko. Tapos paghapon po, pupunta ako sa supermarket, kasi may malapit na supermarket doon sa tinitirad ko. Yung po ko nagmimerienda yung mga 3 days na luto-luto, tapos ko hihingi ng ito. Basta everyday nakikilala na ako nung mga nagtatrabaho doon kasi doon nga po ko nagmimerienda para makatipid. Tapos, hanggang sa nagkaroon na po ako ng mga kakilala ng mga kapwa Pilipino, di siyempre nakikisama ka ganyan. Nagtatrabaho po ako sa kanila, sabi ko, baka pwede naman ako magtrabaho kahit pa paano, college graduate naman ako. Wala rin naman sila sa akin magbigay ng trabaho kasi nga nagtatrabaho rin sila para sa kanila, sa pamilya nila. Ang ginawa po nila doon, tumutulog-tulog na lang po ako sa pagkukumpuni ng mga garage, pok-pok-pok-pok-pok. Dahil HR graduate po ako, tumutulog ako sa pagluluto. Lalong-lalo na pag may okasyon yung mga Pilipino, ako po yung nagluluto. Kasi kahit pa paano kumikita ng konti, tapos pagkatapos po noon, pagkatapos ko ng magluto, di syempre may mga bisita na, kapayagin na rin ako minum, iinom ako ngayon. Tapos ako lasing na lasing. Tuwag-tuwa ako kasi that time doon lang ako may kakwentuhan sa mga panahon yun. Kaya parang ako may birthday pagkatapos ko ng magluto. And then after that, may naawa sa akin isang pamilya na mag-asawa. Kasi tama po ba, di ba dito sa Canada, hindi lang isang trabaho natin, isang dalawa, isang nga tatlo pa. Hindi lang po alam ng mga pamilya natin na kung gano'n tayo naghihirap nandito. Nakakala nila, sarap ng buhay natin, pero hindi nila alam kung gano'n tayo nagpapakahirap para sa kanila. Tama po ba? Agad dumating po yung point, yung mag-asawa po yun, dahil tatlo po yung trabaho nila, binigay nila sa akin yung isa. Ang pasok po nila doon is 2 a.m. hanggang 7 a.m. sa bingguhan, janitor, lilinisin ng bingguhan. Di sabi ko, kaya-kaya ko yan, maglilinis lang pala. Sabi ko, sanay ako sa gawain bahay. Ipasok ako, Thursday, laki. Tapos wala akong kasama kasi 2 a.m. yung pasok ko hanggang 7 a.m. para hindi ako manghuli ng mga pulis. As ang ginawa ko po noon, nung una, tuwan-tuwa ako. Nung umabot na ako ng 5 buwan sa kakalinis, doon ko na naramdaman yung homesick. Yung pala yung sinasabi nilang homesick. Yung map na mahal ko nung umpisa nung paglalapas ako, tuwan-tuwa ako. Hinahampas ko na siya sa lamesa. Kasi yung homesick pala, yung lungkot na lungkot ka na hindi mo maintindi, mo may paliwanag. Sabi ko dati, homesick. Anong homesick? Ito yung pangarap ko makapagtrabaho abroad eh. Nung 5 buwan na talaga hinahampas ko na yung map ko, tapos sinisipa ko na yung mga basurahan, umiiyak na ako. Parang pelikula, siguro doon ako nasanay. Nagpo-moment ako parang MMK yung buhay ko that time. Tapos ang ginagawa ko noon, mga coke-in cans at plastic bottles, iniipon ko po yun. Dahil kada buwan, binibenta ko yun. Nakakuha $100 din po ako, tapos sinasama ko yun sa pagpapadala sa lola ko. Tapos pag Saturday, Sunday, naglilinis ako ng mga bahay ng mga Canadian. Kahit na paano, binabayaran ako, tumutulong-tulong, ganyan. And then sabi ko nga, tinaray ko mayusin yung working visa ko, kasi nga akala ko, dahil nagpunta ko dito bilang tourist eh. Akala ko kasi para itong Amerika na pwede ka mag-TNT. Hindi naman pala. Kailangan pala dito may parang number, parang SSS ba yun, parang phone number. Wala stick, hindi ako kapag trabaho ng maayos. Ang nangyari sa akin, parang puro under the table.
Tapos, after po nun, nung minari katrabaho na ako, hindi talaga, sinubukan ko yung best punto sa immigration para ayusin. Ang sabi sa akin, kailangan mong ayusin niya sa Pilipinas. Kasi lahat ng in-applyan mo ng mga employer ko, gusto ko po. Hindi sa ganda ng resume ko, dami ko working experience, college graduate ako. Pero kinakailangan ko bumalik ng Pilipinas. Ang problema, nagmayabang ako sa Pilipinas. At sinabi ko sa mga kapag-anak ko at mga kaibigan ko, hindi na ako babalik kasi nagtatrabaho na ako sa Canada. Pero kailangan kainin yung pride ko para bumalik doon. Para mas ayusin yung papeles ko. Ginawa ko, bumalik ako doon. Tapos nag-aral po ako sa Tesla ng welding. Nag-welding po ako doon eh. Dahil yung may employer na ako natatanggap sa akin, nag-aral ako. Nag-exam, tapos interview. Natanggap ako. Inaayos ko na lang yung papers ko. Pero ang nangyari, yung unang sinaliyan kong pelikula na indie, nabalitaan na bumalik ako. Sabi sa akin, ganun ni Direk Brillante Mendoza, na nanalo sa atin ng TAN, sa ikaw na ang Pilipino ng best director nanalo sa TAN. Sabi niya ganun, ko, baka gusto mong ano, bumalik ulit. Sabi niya ganun, sayang tong racket na to. Direk, hindi na eh, kasi gusto ko talaga magtrabaho abroad. Saka nag-a-apply ako ngayon sa ano, Thunderbird bilang waiter sa casino. Sabi ko ganun sa kanya. Sige na po, sayang lang, racket to, balik. Hindi rumakit naman ako. Eh, nag-shooting kami lagi noon sa Quiapo. Kasi bata pa lang ako, ang lola ko lagi na ako sinasama sa Quiapo para masimba doon. Wala akong ginawa kundi magdasal na magdasal na, Lord, bigyan niyo lang po ako ng trabaho. Kahit ano, hindi ako magliniklamo. Kahit hindi ako matulog, gagawin ko po yan. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan, 2007 hanggang ngayon, hindi na po ako natutulog sa puro ko na kasi po, sabi ko nga, pag-ingat po tayo sa pag-iling natin. Kasi dapat, pag binigay sa atin yun, nakahanda po tayo. Kasi ngayon binigay po niya sa akin yun, kahit minsan dumarating na yung point na parang yung tabog na tanda po nun, yung ibubuhos ko nalang umiiyak na ako sa sobrang pagod. Kasi pagkapakap ko, pagkagaling ko ng taping ng 4 a.m, may call time ako ng 7:30. Uuwi ako sa bahay para maligo lang at kumuha ng another gamit. Minsan nga po, dumating na yung time. Pagkapakap ko, nagpunta ako sa next location, di na ako naligo, di na ako buwi. Pagdating ko doon, wala pala akong taping. Kasi yung utak ko wala na, yung sobrang, anong-ano ka na, wala naman akong driver, ako nagda-drive mag-isa ko, pupunta ako ng trabaho ko. Pero sabi ko nga, ano, lahat ng blessing, lahat ng mga tao tumulong sa akin mula noon hanggang ngayon, hindi ko po nakakalimutan. Kaya ngayon po, napaka-meaningful po nito na nakabalik po ako sa Canada para magpasalamat ko sa inyo. Salamat po ng mga tao sa suporta at nagmamahal sa akin ngayon. Maraming salamat po dahil hindi ko po mararating ito kundi po dahil sa inyo. Kaya napakalaki yung utang na loob ko po sa inyo. Dahil kasama po kayo sa dahilan kung ba't natupad ko po yung mga pangarap ko. Maraming salamat. I love you po. Alam niyo lang po kung gano'n kong aligaya at gano'n po kayong pamahal. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusubaybay sa lahat ng mga teleserye ng ABS-CBN, maraming salamat po. At dahil po doon, aawitan ko pa kayo, kahit pagsawa na kayo sa akin, para makapagpasalamat talaga sa inyo, para po sa inyo to. I love you! Thank you so much po. Para sa mga kabataan, sa mga kabataan na tulad-tulang harap, magkasalya! Promise ko, okay, pag-ibig ko. I love you! Love you, baby! Natatawa sa aking kaibigan at nangangaral ang buong mundo. Wala na o tayong mga kabataan sa ating pamamuno. Kung gusto nyo kami sinawan, bakit hindi nyo subukan? Lalo na kayo hindi makikintindihan. Oh, baby! Kami mamimiran at hindi rin maikakahon. Marami kami humiibig sa lahat ang aming pasyon. Ang aming pagka God, the power of the world.
Sila ang superhero ng buhay natin. Alam niyo ba mga qualification ng isang hero? Una, huwag na mag... Tano tayo dun? Una, syempre dapat mapagmahal sa Diyos. Mapagmahal sa kapwa. Matapang. Matulungin. Yan ang mga qualification ng isang superhero na dapat meron sila. Kung sino yung gusto maging tagapagligtas o maging superhero ng ating bayan, dapat may ganung qualification. Kasi po, kung napapansin nyo, sa MPJ sa probisyado, doon nagpunta kami ng Cebu. Dati, si Aura na panood namin yan. Yung nag-video-video, sumigat siya, yung Aura-Aura. Tapos dinawag po sa akin, Ko, tignan mo nga ito si, ano, sumisigat si yung Aura, baka pwede sa'yo. Pagka-graduate ni Aura, pagka-graduate niya, galing eskwelahan, pinapunta siya doon sa location ko. Tapos nakita ko, ikaw pala, hindi ko pa napapanood that time yung video niya. Sabi ko, sige, gagawa kita ng kwento. Ikaw sila yung si Makmak, ito kwento ko, ganyan. Si Onyok naman, nag-audition sa amin yan, hindi namin natanggap. Kasi late, tas ang payat. Eh, ang ina-audition niya sa amin ng bilang anak ko, hindi siya natanggap namin. Paglabas niya ng pinto, sabi niya ganun, kunin niyo ako ha. Sabi niya lang ganun, mayaman, astig. Natawa naman kami kasi parang masyadong bibo yung bata. And then after that, sabi kong ganun, sama kaya natin yung bata. Kasi meron tayong eksena dun sa, ano eh, sa Sambales ng mga Aitas eh. Baka pwede natin siya matulungan. Parang kapag-taping lang. And nung nagiging eksena na kami, natuwa ako dun sa bata kasi bilog na bilog yung mata. Tapos bibo-bibo. Pero wala pa siyang alam about acting. Hindi pa siya ulang mag-blocking, mag-dialogue. Ang ginawa ko, sinashadow ko. I-acting ko, gagayahin niya. Hanggang sa natuto nung natuto. Nung nagpunta naman po kami ng Cebu, sabi kong ganun, teka lang, dapat may kalaro dito sa Onyo sa kakalaban. Sabi kong ganun. Eh, ang daming nanonood, ang daming mga audience, ang daming bata, ganyan. Sabi ko, hanap tayo dito ng mga local. Sabi ko, hanap tayo ng mga makakalaro ni Onyo sa kakalaban. Pili ako. Unang nakita ko si Paquito. Wala pang kalawal, lakaubo. Tapos, nakikipag-away dito sa mga, ano niya, sa mga kalaro niya. Sabi ko, tawagin niyo, mukhang sam ganun bata, mukhang salbahe. Kasi nakaaway siya that time eh, tinawag ko. Sabi ko, ang pangalan mo? James. Siga agad eh. Gusto mo mag-artista? Oo. Gusto mo mag-artista? Oo. Sabi ko, lakas mo. Gusto mo mag-artista? Oo. Ganun. Oh, sige, artista ka na. Sabi ko ganun. O hanap tayo ng talag triangle niya dito ni Onyo. Sabi ko ganun. Nakita ko naman si Ligaya. Mahiyain. Sabi ko, smile ka nga. Inumismile siya. Maganda yung smile ng bata. Tapos mukhang tagal doon talaga. Sige, gawin natin siya. Ito yung kaaway ni Onyo. Ito yung talag triangle ni Onyo. Kasi isa sila. Hanggang sa nabuo yung mga bata. Ngayon, naghahanap ulit ako ng aking mga magiging kakampi. Kasi, di ba, ngayon ang kakampi ko, si Michael De Mesa, si Julio Diaz, at si Jerry Clabal. Napapanood niyo po ba? Ang ganda ng muling action namin, no? Nung pinatay na yung si Romano, sakin nagsimba kami. Tapos, ngayon po, naghahanap ako dito ngayon ng aking mga bagong makakasama sa MPJ. May mga qualification, ha? Paano yan? Lahat gagawin ko! Siyempre, unang-una sabi ko ba, dapat may aking ganda, guwapo. Eh, paano na to? Hoy, mag-guest pa kami doon, pero ngayon, iba naman. Gusto namin makaas kami ulit. Eh, ano naman gagawin mo doon? Gusto ka magiging kakampi kita? Bagay mo na, no? Living lady mo.
Yes. Bigyan mo na lang siya ng mga papel. Bigyan mo na lang kami ng mga papel. Ano ba yung nahanap mo, Cardo de Lisay? Hindi, una syempre kailangan magaling kumarte. Kailangan nyo muna mag-audition. Ay, nako. Okay. Kung mag-audition kayo, bibigyan ko kayo ng kanya-kanyang role kung kaya niyong gampanan, ha? Sige. O, kanyari, o, sige. Parang kami dyan, lang kami dyan. O, doon si Ate Kay, parang nakikita ko dito, parang malano ito yung Lola Clora. Kasi may mga kasabi... Teka lang naman! Lola talaga, hindi pwede chai muna. Kasi marami ka nung kasabihan. Sa bagay kasabihan, available nga pala sa labas. Si Lola Clora kasi siya nagbibigay sa akin ng wisdom, eh. Eh, pwede na nagkakamali ako, eh. Papangaral sa akin. Kaya mo yan, Cardo. Masyado ka. Yan, parang ganyan. Sige, okay. 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 Ito si... Namoki. Nanay ni Aura? Hindi. Sino ko pwede? Parang pwede kang Glenn eh. Pag nagsleta ano eh. Mga Salvador eh. Ay, patingin nga kung kayo mga Salvador? Patingin kanan. Ay, may angulo ang mga Salvador. Saan, diba? Ganun ba? Ay, nakaka-Canela Salvador. Ah, Canela! Harap! Labrador. Oh, action! Len, patawarin mo ako. Pinapatawad na ako.
talaga malapit. Ay, nandiyan si Lola Cora, pag-ano na. Oo, oh, ito na, after the bio. Advice na siya. Alam, meron tayong kaya sabihan. Lah, dadalilito po ako. Wag ka magkalala ka, dalit ko. Ganito, kunyari, pamimili si Carlo para sa ating lahat. Yes, ah, kukunin niya yung personality natin. Yes. Sino sa tingin niya malapit? Oh. Pero ito, galing talaga mga gusto niya ito. So, titingnan natin kung ano ba talaga gusto niya. Niya? Oh, favorite siya, niya? Siya ang decision kung anong doon. Talikod. Isa tayong mga ulam. Ulam. Ah, para sila ang bukto. Okay, hindi mo nga gusto. Okay. Ako na si Boone. Ako tanda. Ako sa akin. Pinakbet. Kare-kare. Bobis mula sa QI. Dinuguan. Anong tamang sagot? Kare-kare. One point pala. Ang unang maka-2 points. Ah, unang maka-2 points. Unang maka-2 points. Punta tayo sa dessert. Ako na, muna. Hindi, ako na. Cheesecake. 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 Ice cream. Buko panda. Sapin. Anong tamang sagot? Parang ang champurado. Anong tamang sagot? Cheesecake. Ano ang paborito niyang kulay na underwear? Ako. Ako. Ako na, beige. White. Red. Black. Black. Okay! Lasa lang. Okay, ito na lang, ito na lang. Okay. Ay, pasang gulatan na lang tayo, gulatan. Gulatan. Pili ka rito, go. Mamili ka rito. Ah. Yasin Pressman. Bella Padilla. Maha Salvador. Julia Montes. Sagot! Okay, sumagot ka! Sagot na! Dito, sagot! Ano ba? Angat na lang tayo, sagot ka! Commercial na rin! Ito naman ang real Pinas eh! Sige. Teko nito na lang. Pasalamatan muna natin ang mga sponsors ngayon yes. Gabing ito. Siyempre, yes. Si Epi Givero, maraming salamat, Gina Medina, Medyo Sia, Jojo Minibus, Marvin Danau, Contego, Kudo Victoria. Sa media na lang, pasalamatan natin ang Canadian Pinoy, Radio Montreal, Artistic Production, si Manny Sia. Ani food sponsors, Lent Kawali Restaurant, Beck Melody, Tess, Linda, Big, Eva, Marisa, and Ben. Sarap, security team, James, Jerry, Reg, Don, Elmer, Babyliss, our community leaders, Her Excellency the Philippines Ambassador to Canada, Madam Petronila Garcia. Ay, nandiyan po siya, Madam. Maraming salamat po. Cora Abilim, Julie Parado, and Angie Ogerio. Ayan, maraming salamat po. Siyempre. At siyempre, gusto ko pa salamatan ang Verse Entertainment. Thank you, Dita Lerma, I love you. Dita Cherry, Dita Guzman, I love you. Kay Lester, I love you. Sa aming lahat ng staff, kay Perry, kay Ezra, kay Joel, at sa akin po, maraming salamat sa aming mga producer. Thank you so much po. Thank dahil po. Kasi dito kami. Sa lahat po ng mga, sa teleprompter, maraming salamat. Ticket management, si Tia Uy. Our brother na, Matt Manucci. Dancers natin, Miss Tien Favas. Our producers, Jonathan by Tryson Phil. Jonathan, salamat. Ang ating promoter, Verse LLC, maraming salamat po. Sa inyo rin po. Maraming. Thank you very much. Thank you so much. Sana po nag-enjoy kayo. Yung libro po, yung mga libro.
may mga libro po kami. Okay, sabihan. At the Pokey Pati po sa labas. Patigil ng Pokey. Yan. Pinapako namin yan pag bumili kayo. May mga picture. Okay? Mamaya magkikita-kita po tayo para makapag-picture. At yung gusto namin mag-request ng house lights para makita namin kayo. Tapos pag-picture tayo, papunta sa inyo. Okay. May mga kapitbahay ako dito sa Silani. At asa na? Yan. 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 House lights, house lights, house lights, please. House lights. Last lap ng mga kamay ninyo. Sige, guys! One, two. Yeah! 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 Yeah!
classes.